Isang araw bago mag-Disyembre, tumaas ang presyo ng lechon sa Zamboanga City. Niraid naman ang opisina ng isang hindi umano lisensyadong investment company na nakakuha ng 30 million pesos mula sa mga nahikayat nitong mamuhunan. May report si Bam Alegre. Di umano lisensyadong investment company sa Zamboanga City, niraid. Inabutan na mga otoridad na nagbibilang ng halos 15 million pesos ang staff ng kumpanyang Silver Lion Livestock Trading. Ayon sa NBI, inaalok ng kumpanya ang mga customer nila na mag-invest kapalit ng 30% na tubo sa loob ng 15 araw. Ang i-invest ng customer ay pambabayad naman daw ng kumpanya sa nauna nilang investors. Wanted din daw sa Bacolod City ang may-ari ng kumpanya dahil sa kaparehong modus. Pinaghahanap na ng NBI ang may-ari ng kumpanya na nakatangay na raw ng 30 million pesos mula sa investors. Hawak naman ng NBI ang siyam nilang staff. Presyo ng lechon sa Zamboanga City tumaas ng 50 pesos. 600 pesos per kilo na ang dating 550 pesos per kilo na laman. Nasa 350 pesos per kilo naman ang ulo at paa na dating 300 pesos. Paliwanag ng Zamboanga City Hog Raisers Association, nagkulang ang supply ng baboy na ginagamit sa paggawa ng lechon dahil sa African Swine Fever. Mahigit isang buwan nang walang bagong kaso ng ASF sa lungsod. Kung magne-negatibo ang blood samples na kinuha sa mga baboy mula sa 10 barangay na naapektuhan ng ASF noon, unti-unti na papayagan muli ang pag-aalaga ng baboy ng hog raisers. Operating hours ng Philippine National Railways mas pinahaba bilang paghahanda sa holiday shopping rush. Ayon sa PNR, mula sa 40 hanggang 50 biyahe ng tren araw-araw, 55 hanggang 6 na po na ang bilang ng mga biyahe. 4:11 a.m. aalis ang Tutuban Station ng first train. Ang last train naman, 9:16 p.m. ang departure mula Tutuban Station. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.